Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At hindi na di umuna niya maalala kung saan niya nakuha ang bidyong ito. Pero ayon sa kanya, kuha ang bidyong ito ng isang lalaki na sinubukan maglibot sa loob ng isang abandonadong bahay sa Japan. Mula sa maikling video ito, makikita mula sa hagdanan ng bahay ang tila isang transparent na imahe ng isang tao na kung pagmamasdan mo ng mabuti ay tila ba yakap-yakap ang kanyang pugot na ulo. Wala na akong iba pang nakuhang impormasyon tungkol sa bidyong ito, pero totoo nga kaya ang nakuha na ng lalaki sa bidyong ito? Isa nga kaya itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong opinion. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Renzi Ablan. Ayon kay Renzi ay nakuha niya ang bidyong ito matapos itong kumalat noon sa internet. Pero wala na di umano siyang ideya kung sino ang orihinal na may-ari ng bidyong ito. Ayon sa kanya, ang bidyong ito ay kuha ng isang lalaki habang siya ay naglilibot sa paligid ng isang abandonadong bahay sa tuktok ng isang bundok. Habang kinukuna ng lalaki ang loob ng bahay mula sa bintana nito, nakuhanan niya mula sa bakaging ito ang tila isang usok o transparent na imahe na may hugis na parang isang tao na naglalakad. Wala na akong iba pang nakuhang impormasyon tungkol sa bidyong ito, pero totoo nga kaya ang nakuha na ng lalaking ito? Isa nga kayang multo ang nagpakita sa loob ng abandonadong bahay? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ang Japanese ghost hunters na sina Tomo at Hiro, na may-ari ng YouTube channel na Umaga Talk Film, ay kinontak ng isa sa kanilang mga viewers para paimbestigahan ang bahay ng kanyang yumaong lolo at lola na ngayon ay abandonado na. Ayon sa kwento nito ay naaalala niya di umano noong siya ay bata pa na may natagpuan siyang isang sikretong kwarto sa loob ng bahay na ito na pagmamay-ari di umano ng isang bata na madalas niyang nakakalaro sa tuwing siya ay bumibisita. Pero isang araw, nang maglaro di umano sila ng taguan ng batang ito, ay bigla na lamang itong nagsalita na kapag siya ay nakahanap daw nito, ay tutusukin ito ng lapis ang kanyang mga mata at babaliin ito ang kanyang mga daliri. Dahil dito ay agad siyang lumabas ng kwarto at hindi na muli pang nakipaglaro sa batang ito. Lumipas ang mga taon, sa kanyang pagtanda ay hindi na niya makahanap ang kwarto at sa tuwing magtatanong siya sa kanyang mga magulang, lolo at lola, tungkol sa sikretong kwarto at sa batang kanyang nakakalaro, ay wala naman di umanong alam ang mga ito. Ayon kina Tomo at Hiro ay posibleng isang imaginary friend ang sinasabing bata na nakakalarong ito ng kanilang viewer. Pero kumbinsido pa rin ang viewer na ito na totoong may bata sa natagpuan niyang sikretong kwarto. At dahil gusto din malaman ni Tomo at Hiro ang katotohanan sa likod ng kwentong ito, ay tinanggap nila ang request ng kanilang viewer at sinubukan nilang imbestigahan ang nasabing bahay. Nen to yuka sa, mo kore, ezo de saru ka wakannai kedo, futsu ni nani ka isou da mon ne, tenzen. Kono kuki no warusa, tashika.
悪い気が溜まってそうだね。じゃあとりあえず、はい、まあ、僕らのね当然目的としては、うん、その子供部屋を探すことにあるんだけど、はいはい、まあ、一旦はちょっとぐるっとね一周回ってみます。もう見えてるもんね。わあ、わあわあわあ、すごっ。何今音。すごっ。すごっ。何今音。なんかこすれるような音。うん。なんか金、なんていうの、金属。扉かなんかが擦れた。ぽいけどね。まあまあ。やっぱり当時のものそのままって感じだね。そのまま。なって、ねえ。え？また聞こえたくない。嘘マジ？俺ちょっと今分かんなかった。キーっつって風？いや風だったらさ、うん、ずっと聞こえてないとおかしくない。確かに。てかあのね、うん、もう正直言う室内から聞こえてるか外からってもう分かるからさ、うん、上から聞こえてたってことでしょ。マジか。うーわーでもさ、うん、1階の時点でさ、うん、この部屋なかったじゃん、うんうん、ちょっとこの階段登るの怖いっすね、うん。待って、なんか。ん？おぉ、ちょっと待って、ちょっと待って。え？聞こえた今？聞こえた？聞こえた？聞こえた？音聞こえたよね。聞こえた、聞こえた。え？ちょっと待って。あ、お前違うか。あ、なんだこれ。ちょっと、なんかゾワゾワする。うわ、なんだこれ。え？なんか関係あるのかな？めっちゃ不気味なものが。うわぁ。これはおかっぱの女の子だよね。だね。うわぁ。掘ってある。ちょっと、ゾワゾワする。もう泣いてる顔のように見えるな。確かに。おかっぱだよね。明らかに。うん。うわぁ、ちょっと、繋げざるを得ないというか。空気が一気に変わったね。うん。まあ。だったってことなのか、もしかしたら。あ、それあり得るかもね。うん。その当時は子供の部屋だったと。ああ。だけど、はいはい、もう今は子供の部屋ではなくなった物置みたいな感じになっちゃったってこと。全部処分された。あ、だからこういうのも一見さ、はいはい、子供のおもちゃ、うんうん、人形かなと思うんだけど、コレクションと言われればコレクション、まあ、よく古い家とかで飾ってある。Nagumpisang makarinig ang dalawa ng mga tunog. Nakalaunan ay napagtanto nila na nagmumula pala sa ikalawang palapag ng bahay. Pumanik naman ang dalawa para hanapin ang pinagmumula nito, pero wala naman silang nakitang kahit ano na posibleng lumilikha ng mga tunog na ito. Pero habang sila ay nasa isang kwarto sa itaas. So, de, ma, 僕らの考えだと、もともとどっかの部屋がいくつか部屋はあるじゃないですか。だからどっかの部屋はもともと子供部屋だったんだけど、当時は子供部屋だった。はいはい。で、今はもう全部処分されて物置になってしまった。うん、まあでも本当にね、ちょっと、疑問なのは、ね、さっきトモさんとも喋ってたんだけど。ケルケルって音聞こえなかった今。いや、聞こえてない。嘘、マジ。え、下にいた時にしてたじゃん。うん。え、あの、どこから聞こえた？お仕事。通路ある。マジ？うわ、マジで？やば。ちょっと、やばい。うわ。で、ここの隙間から見てみたら、見てほら、通路。うわぁ。開けるよ。うわぁ、開けていいのかな？まあ、しょうがないね。まあ、確かに。変な部屋。何これ？何この空間、やば。ちょっと待って。こっちから足音したんだよね。うん、した。うわ、マジか。この音か？
っち行くと。うんうん。うわ、びっくりした。うん、顔見えたの今。畳、初、うん、じゃない？うん。下の畳だっか。いや、なんかカーペット。カーペットか。うわうわうわうわうわ。いやー、な、なにそれ？何これ？病室じゃん。なんだこれ。え？ペットってことだよね。いや、おかしくない？まあ。何これ？確かに病院とか。病院じゃん、うん。使ってるやつ。病室だよね。うん。待って、子供部屋やんここ。マジ？子供部屋だよ。人形？うわ、これ子供部屋だよね。うん、完全に子供のものだもんね、人形とかも。ここか。一回さ、うん、ちょっと下戻って、はいはい、まあ、どうするか、うん、ちょっと決めようか、うん、一回下戻ります。それにしてもちょっと待って、もうちょっと待って、聞こえた？聞こえた、やばっ、ちょっと待って。え、なんか、え、こ、待って、あれ、動いた？こっから落としてたよね。いや、下、完全に下。え、聞こえてたよね、ヒロ君。聞こえてたって、これ、あれ？これが動いたのか。動くわけないじゃん。いや、ちょっと待って、この音だよね、完全に。この音だね。この音だよ。え、しかも若干気になったんだけど、位置変わってたよね。変わってたよ。変わってた、完全に変わってた。もっと？わかんないけど、微妙に位置か。Nakarinig ang dalawa ng mga yabag ng mistulang isang bata na tumatakbo. At nang silipin nila ang pinagmula ng mga yabag na ito, ay nakita nila na merong nakatagong daanan sa loob nito. Pumasok ang dalawa sa loob nito at dito ay nakarating sila sa isang kwarto na posibleng ang sinasabing sikretong kwarto na natagpuan noon ng kanilang viewer. Pero hindi nila napansin na mula sa bahaging ito ay makikita ang tila mukha ng isang bata na nakasilip sa kanila at agad-ding nagtago. Bagamat hindi ito nakita ng dalawa ng mga oras na ito, ay pumasok na sa isip nila na posibleng may katotohanan ang sinasabi ng kanilang viewer na mayroong bata sa kwartong ito na nakikipaglaro sa kanya noon, dahil makikita sa kwartong ito ang mga gamit na pambata. At pakiramdam ni na Tomo at Hiro ay posibleng isang batang multo ang nakalaro nito. Dahil dito ay naisipan ni Hiro na maglaro ng tagutaguan para alamin kung magpaparamdam o magpapakita nga ba ang batang ito. Kakurembo ne, やるわけですけれども、当然1回2回全部使ってかくれんぼをやると、まあ、かくれんぼがやれるだけの広さはね十分ありますからね。思ったことなんですけど、なんて言うんだろう、かくれんぼって、まあ、鬼役とね隠れる役が当然いるわけじゃないですか。ちょっとね、ほんとそれを考えると怖いんですよね。こういうところから、なんだろう、子供、うわびっくりした。何、依頼者さん曰く、まあ、普通の子供じゃなかった、恐ろしい子供、まあ、そういったのがですね、ひょっこり出てきたらちょっともう心臓止まりますよね。怖っ。なんださっきから。まあ皆さんももうお察しの通り、この先だよね。いないよな、何もいないよな。
はい、ではね、気を取り直してこの部屋でかくれんぼやっていきたいと思います。ちょうどですね、もうめちゃくちゃちょうどいい隠れ場所あるんですよ。もうここに隠れてくださいと言わんばかりの押し入れ。当時ももしかしたら何度か隠れたことあるんだろうなって感じですよね、ここ。まあ一応ちょっとね、完全に同じ状況にするという意味でもういいよと言ってみたいと思います。もういいよ。返事はない。ディトモさんと二人でいるときに、まあ、こういう写真をねパシャパシャっと撮ってたんですよ。これわかります？これってさ、わかるかな？これ右にいるのがトモさんで、見えづらいと思うんだけど、これ何の写真だこれ。もしもし。もしもし。あ、今状況としては、子供部屋にある押し入れに、はいはい、隠れてる状況で。で、あ、やばい、ちょっと待って。足音。あ、やばい、ちょっと待って。足音。Habang si Hiro ay nasa loob ng sikretong kwarto, ay nagtago siya sa loob ng isang closet. At habang siya ay naghihintay kung meron bang mangyayari, ay nakita niya mula sa isa sa mga litratong kuha niya kanina, ang tila isang itim na figura ng tao na nakatayo malapit kay Tomo. At habang sila ay nag-uusap sa kanilang cellphone, ay nagumpisa nang makarinig si Hiro ng mga yabag sa labas ng closet. At dahil sa kabay, agad siyang lumabas ng bahay at bumalik sa kanilang sasakyan. Pero makalipas din ng ilang minuto, muling bumalik si Hiro para subukang muli ang laro. Diba, ちょっとこんな形で定点カメラを設置して、この押し入れの中に隠れてみようと思います。じゃあ始めたいと思います。もういいよ。もういいよ。ちょっとなんか聞こえる。ちょっと待って、なんか鈴の音みたいに聞こえる。チリンチリン。Muling nagtago si Hiro sa loob ng isang closet at nag-setup siya ng camera malapit dito. At ilang minuto pa nga ang lumipas, ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga tunog ng kampanilya at mga yabag na palapit sa kanya. At makalipas pa ang 30 minuto, lumabas na si Hiro mula sa closet para kunin ang kanyang camera at tapusin ang investigasyon. Pero matapos nito, habang nire-review na nila mga kuha ng kanilang camera, ay meron silang nakita na talaga namang nakapangingilabot.
Nang kamali-mali si Hiro na nung mga sandaling siya ay nasa loob ng closet at makarinig ng mga yabag at tunog ng kampanilya, ay nakuhanan pala ng isinetup niyang kamera ang tila mukhang ito ng isang bata. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Natomo at Hiro ay indikasyon na posibleng haunted ang abandonadong bahay na ito sa Japan. Isa nga kayang batang multo ang ilang ulit na nakuhanan ng kanilang kamera. Kayo, ano sa palagay nyo? May isang lalaki sa Mexico ang umuwi isang gabi sa kanyang apartment matapos ang isang nakakapagod na araw sa kanyang trabaho. Pero ang inaakala niyang oras sana ng kanyang pahinga ay mapupuno pala ng kilabot matapos ang karanasang ito. Mula sa bintanang ito, nakita at nakuhanan ng lalaki ang tila isang tao na may purong itim na kulay na naroon sa loob ng kanyang apartment. Sinubukan niyang buksan ang pinto at makikitang bigla na lang itong sumara. At sa kanyang ikalawang pagbukas dito ay makikitang tila ba naglaho na ang kung anumang nagpakita sa kanya kanina. Ayon sa uploader ng videong ito ay hindi na siya nakatulog sa loob ng kanyang apartment nung gabing ito at nagpalipas na lang siya ng gabi sa bahay ng kanyang kaibigan. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan niya sa videong ito? Posible nga kaya na isang multo o entity ang nagpakita sa loob ng kanyang apartment? Kayo na ang bahalang umasga. Ang videong ito ay ipinadala naman sa atin nang isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala. At kuha naman diyo mo na ito ng isang lalaki sa isang lugar sa Peru. Isang gabi habang siya ay naglalakad pa uwi sa kanilang tahanan at may mapansin kakaiba mula sa kalsada. Bagamatindi ito ganun kadali makita, ayon sa uploader ng video ito ay para di mo na itong isang maliit na bata na tumatakbo-takbo sa lugar kung saan siya dadaan. At ayon sa kanya ay posibleng isa di mo na itong duwende. Ayon pa sa uploader ng video ito, alas 10:30 na diyo man na ito ng gabi
at imposibleng may bata pa na naglalaro ng ganitong oras, lalo na't delikado di umano sa kanilang lugar. Pero posible nga kaya na isang duwende ang nakuhanan sa bidyong ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha naman di umano ito sa isang lugar sa Mexico nang isang gabing gisingin ng isang grupo ng mga hiker nang tila ba malalakas na tinig mula sa kanilang paligid. Mula sa bidyong ito ay maririnig ang mga malalakas at makapanindig balahibong tinig nang tila isang tao na umaalulong o umiiyak. Naayon sa uploader ng bidyong ito ay hindi siya sigurado kung ano ba talaga ang gumagawa dahil sa tagal na nilang umaakyat sa mga bundok ay ito pa lang ang unang beses na nakarinig sila ng ganitong tunog. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!